ng mga ano dyan, no? Rochelle fans, at sa lahat ng mga shout sa mga salat, salabay, ito nabubulol ako. Hoy, shout out sa lahat ng mga Rochelle fans at syempre sa lahat ng mga nagmamasa Mardi. So, pasasya na po, ano, ipiplay ko lang muna ito, no? Pahinga nga natin itong vlog ng Mardi at syempre, ikakasal na sila. Grabe, sana ganito rin mangyari sa Rochelle, ikakasal na, no? At anyway guys, play mo natin ito. Final guys, ha? July 29. Uy, July 29. Ng mata ko, namamaga. Ang sweet. Matagang mayano. Sweet yung dalawa. Kayo ah, sobra kayo. Nandito ako sa garden. Oo, kasi guys, sabi ni Matt, ang dami pa ek-ek ni Matt, na bawal daw kami pumunta doon dahil. Uy, Matty Boy, nandami pa ek-ek ah. Oo, hindi daw pwede namin marunin. Matty Boy ah. Si Cindy girl bilang anak ay ayan na. Alam naman natin simula pa lang, no? Malakas ang loob niyan. Baga may sariling paninindigan. Baka pagka ginusto niya, gusto niya talaga. Gustin talaga niya. Makakatawan na niya 'yon. Ipaglalaban niya 'yon. Siyempre, kumbaga babae 'yan eh. Siyempre, may ano 'yung pagka may kahinaan din 'yan. Sa sarili niya, no. Pero isa lang masasabi ko, hindi naman sa pagbubuhat sa sariling bangko o dahil sa anak ko siya. Cindy girl ay isang mabait na bata yan. Kaya mahal naman, naman yan guys, si Cindy girl. Totoo naman yan, mabait yan. Si Mariano G. Ilang manugang. Wala akong masasabi sa batang yan. Siyempre, nung unang kita ko sa kanya, siyempre, hindi ko pa siya kilala noon, talagang nag-aalilangan ako. May konting pagdududa, pati si Cindy, sinabi nudududa ko sa kanya. Pa, dati talagang, dano, dati yun, nududa pa kay, ano, kay Mariano G. Ha? Pero wish normal lang yun guys. Kayo na ba talaga? Siyempre, nagtatanong ako, gusto ko makasiguro. Ayoko kasi yung isipin ng tao at saka mabuo sa isip ko na baka ginagamit mo lang si Mariano G kasi sikat siya or whatever para makilala ka. Kasi dati guys, si Mariano G talagang sikat. Dati, si Mariano G sikat talaga. Pero nung una pa man, kahit papano, kilala rin naman si Cindy dahil may mga sinasalihan naman siya, mga pageant, beauty contest. So, nilinaw naman sa akin ni Cindy na mahal niya si Mariano G at kinausap ko naman si Mariano G that time na talagang napatunayan ko na mahal niya rin si Cindy. Tsaka wala akong masabi sa batang yan kay Mariano G. Mag-aanap ako ng mapapangasawa ng mga anak ko. Gusto ko katulad niya rin na mababait at may paninindigan. Alam mo masabi ninyo sa paparating na kasal? Ako. Nako po. Nung sinabi niya sa akin, sabi niya, hindi pa, huwag kang iiyak pa. Eh, nung pagpaalam niya pa lang walang sa akin, iyakan, daddy kahit yo. Sa cellphone lang kami nag-usap, ano eh, parang gusto ko nang umiyak. Bakit? Kasi, di ba, biro mo, yung anak ko, parang magbubuo na siya ng sariling pamilya, parang hindi ko na siya pag-aari, di ba? Yes. Kira naman talaga, di ba, pag ang mga anak natin, or tayong mga anak, tulad ko, nung binata pa ako, parang pag nag-asawa yung anak, parang hihiwalay ka na sa magulang mo. Bubukod ka na, hindi naman totally naiiwan mo sila, kaya lang, siyempre, magtatayo ka naman sa sarili mong pamilya. Kumbaga, hindi mo na sila araw-araw makikita, hindi mo na sila kasama sa bahay. Ito yung pinakamahirap na parts bilang isang magulang, no? Pinakamahirap na part, teh, ng buhay ng isang magulang. Yung ikasal ang iyong anak na babae, no? Especially pag babae, kahit lalaki anak mo, no? Tapos magsiseparate na sila, mahirap guys. Dati, lagi mo kasama sa bahay, dahil nag-asawa na, hindi mo na makakasama sa bahay, no? So, talagang nafe-feel ko dito si Daddy Yong. Hindi tulad nung dati, yung wala pa silang kasama, diba? Mga dalagat pinata pa sila, araw-araw kasama mo sila sa bahay. Nakakamiss yung ganun. Oo, nakakamiss yung ganun. Diba? Yung ganun. No, sa sariling karansan ko, kami ni Mami Yong, no? Kumbaga, pag ikakasal ka na, kasi yung focus mo, nasa asawa mo lang talaga eh. Lalo na pag nasa simbahan na kayo. Totoo naman. Parang wala kayong ibang nakikita, kundi parang kayong dalawa lang yung tao, no? Ngayon, pag nakahalap na kayo sa altar, sa... Siyempre, sa matrimonyo ng Diyos. Okay. Kumbaga, buong puso niyong sasabihin sa isa't isa yung parang, di ba, yung pag nagsusotan ng sing-sing, mararamdaman mo, wear this ring, it's a sign of my love to siya, ganon din siya sa'yo. Oo. Talagang iba yung feeling. Yan. Kumbaga, sana yung feeling na yon na maramdaman nila sa kasal nila, dalhin nila araw-araw. Hindi yung wag nilang kakalimutan yon. Kahit tumagal sila ng ilang taon, yung feeling na nasa simbahan sila na ikakasal sila, wag nilang alisin sa sarili nila habang panahon nilang dalhin yon. Yun. Ano mo payo mo para kay Cindy at Mariano G? Sana sa isang mag-asawa, hindi nawawala yung pagsubok sa buhay. Okay. Diba, minsan sa financial, minsan sa emotional. Oh. Minsan problema sa kanila mag-asawa, meron darating at darating na hindi sila magkakasundo.
meron silang mga bagay na hindi pagkakasunduan. Natural sa mag-asawa yun. No. Kaya lang... Pag hindi ko, pag talagang nag, ano, guys, hindi nyo naranasan yun, hindi kayo tao. That's a normal thing. Wala naman perfectong relationship. No, kami, ganun din eh. May mga bagay kami hindi na pagkakasunduan eh, no? Misan, gusto ko cartoons. Asawa ko gusto, Korean drama. Ayan. Ano ba? Gusto ko ng cartoons. Ikaw gusto mo ng Korean drama. Unfair. Anyway, tuloy natin to. Dapat maging matatag sila doon. At ang maipapayo ko, sa kanila. Siyempre, ang pag-aaway minsan ng mag-asawa, hindi nawawala. Basta walang aalis ng bahay. Kumbaga, kahit naman yung pagtataro nila, walang aalis ng bahay, tsaka kailangan give and take. Pagagalit yung isa, bumaba yung isa. Ito guys, agree ako dito kay Daddy Yo, no, yung give and take. No, give and take sa mag-asawa, napaka-importante nun. No, kung sabi ko nga, kahit sa Bible, no, kung ayaw mong magutom, sarili mo, no, huwag mong gugutumin ang asawa mo. Kung gusto mo ng magandang damit, no, bigyan mo ng magandang damit ang asawa mo. Ganun guys. Yung isa buha ba yung isa? And yes. Or then, magsalubong sala sa iba ba? Kasi huhupa naman yung galit niyan eh. Pag humupa na yung galit niyan, bababara niyan, tsaka sila mag-usap. Yes, exactly. Ganun yung sikreto namin ni Mami Yo. Kami ni Mami Yo, kahit madalas kami nag-aaway niyan. Hindi kami naghihiwalay, walang umaalis ng bahay. Pinauhupa lang namin yung galit ng isa't isa. Pag parang nakahupa na, nag-uusap na kami, okay na. Ganun lang yun. Si Cindy girl, ano yan eh, napakalambing, malakas ang loob. Pagka may gusto siyang pasukin, talagang, talagang sinusubukan niya para yung may, ano siya, ang tawag dito? Yung basta kaya niya, gagawin niya. Tapos galing, pagka no? May, alam ba yan, katulad niyan, yung mga pagsali-sali sa mga ano. Nagtataka ako dyan bakit na, ano niya yan, nasasalihan ng di siya natatakot. Basta ginusto niya, sasali siya. Si Mariano G! Ayan, nung una ko siya nakita kasi, ano eh, medyo nagtanong ako. Talaga bang ano, gusto mo yan? Ay niya, oo ma, mabait yan. Nagtanong, ano nga yan diba, eh, guys, kilala mo ba siya? Sabi eh, na true love. Bro. Talagang gustong-gusto ni Cindy si Mariano G. Actually guys, totoo naman, marami nagdude. Noong una guys, kung sa mga Marty fans, no, sa mga Marjol fans, marami nagduta kay Cindy nun eh. Dahil nga sikat si Mariano with Angel eh, no, sa dati niyang screen, on-screen na partner or love team, eh, no. Pero talaga, ako sabi sa inyo guys, personally, talagang mahal na mahal ni Cindy. At ganoon din naman si Mariano, mahal na mahal ni si Mariano G. Sabi niya, sabi ko hindi ko kilala yan eh. Sabi niya, ano yan, mabait yan ba? Sabi niya, pagka nakausap mo yan, sobrang bait. Wala akong masabi. Sabi sobrang niya. Bait. Pero nung nakasama ko siya sa isang bahay, yun, nakita ko naman magalang tsaka... Yun yung maganda doon. Totoo naman yung sinasabi ni Cindy girl na sobrang bait. Mardy, syempre, ano, kinakabahan, excited. Kasi nung ako, nung kinasala ko, ganyan din eh. Yung pag nandun ako, marap sa... naglalakad na ako, wala akong nakikita eh. Experience ko yun ah, para akong lumilipad sa hangin. Hindi ko alam kung sino yung mga bisita ko, basta gusto ko lang mapunta doon sa altar. Bisita. Tapos nung kinasal kami ni Dado, experience ko ah, sabi ko. Natutuwa ako kasi, siyempre, ano, kinakasal na kami ni Dado, parang yung blessing, parang ganun din sa party na be-bless na sila ni Lord. Kasi sabi nga nila, di ba, mas maganda raw na bine-bless yung ano ang mag-asawa sa dalawa siguro ano kay Cindy girl kasi din babae. Wag siyang ano, wag siyang yung 'di ba may babae na bungangera. Sabi ko ayun, huwag kang ganoon kasi ano, hindi naman ako naging ganoon. Hindi ko naman sinasabing maging katulad kita, pero sabi ko wag mong bubungangaan ng isang lalaki kasi ayaw na ayaw nila ng ganoon. Totoo yan guys, actually sa mga babae, iwasan niyo magiging bungangera. Napakapangit, no? Kahit maganda ka, pag bungangera ka, pungapangit ka eh. Kasi bungangera ka, talagang lagi ka nagandi mo maganda sa asawa eh. Tsaka huwag kayong mag-a-under ng asawa. Not unless talaga sira ulo yung asawa mo. Pero matino, huwag mo a-underin. Huwag mong aawayin. No? Bagkus, mahalin mo. No? Hindi yung parang ta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 t. Naku po. Sa ulo mo. Baka pag ako naging asawa mo, talagang iti-type ko yung bibig mo kung madaldal ka. Pero guys, kidding aside, yun po, ako, nagsasabi sa inyo sa mga babae dyan, huwag na kayong maging bungangera.
Kung may gusto kang sabihin na ano, sabihin mo kung inis ka or hindi ayaw mo nang gano'n, ayaw mo nang gano'n, ayaw mo yun lang. Tapos pagka nagkakainisan sila, yung isa, kakakuha siya, ano eh, matahimik ako eh. Pagka nagagalit si daddy, yo, tahimik lang ako. Marilulo si natay, loko. Pero ako gano'n ako, ayaw ko nang nagsasabay kami. Pagka, alba, tapos na yung inis ko, tsaka ako sasabihin sa kanya na gano'n yung ayaw ko nang gano'n na ugali mo. Sa kanilang dalawa sa Mardi, siyempre, sabi nila, pagka may blessing ka na, baka sumunod na yung baby. Baka yun na ibigay ni Lord sa kanila. Pag, dahil pagkasunod. Pagsasama nila. Ano lang sila, lagi lang magbigayan. Tapos, saka, lagi ni huwag nilang pababayaan yung isa't isa. Si Kuya Mariano is masipag na kuya. Kuya Mariano? Gusto ko, tapos binibili niya. Minsan, lumalabas kami sa labas. Kasama ko si kuya at si ate. Minsan, magbablog sila. Tapos, minsan, nakakasali din ako sa vlog nila. Hello, Ma'am Susie De La Cruz Barilo, Linzinada at Giancarlo Velo. Galing ni Mami Yo, sabi ni Boss Eddie MTV. Saya. Pero, si Kuya Marian talaga, mabait yan. Nagtatawa na kami dalawa, masaya kami. Tapos, minsan lang, para rin sa akin naman yun eh. Para may matutunan ako. Michelle, hello! Sinusunod ko naman siya. Si Addis hindi mabayat. Pag minsan, binibili niya yung mga gusto ko. Dalawa sila ni Kuya. Tapos pag kasama namin sila, siya, tapos unang kita niya. Ang sinabi totoo yan guys, mabait si Cindy tsaka si Mariano. Nakasama ko yan, sobra. Palang sa akin, minsan pag kumakain na kami, tatanungin niya ako, ingat, kain na kayo. Tawagin mo ko ano. Tapos unang minsan binabati niya ako. Sa pala nagpapasalamat ako kay Ate Cindy. Kahit na ganon, pinatuloy niya ako sa bahay nila. Tapos binibigay ko naman yung best ko para sa kanila, para rin kay kuya. Ang wish ko sana sa kanila, ni ate at si kuya, sana magtatagal sila, tapos masaya yung kasal nila. At lang na prestan ko makikita si kuya magpapakasal. Tapos nandiyan rin ako, sana maging masaya yung kasalan. Ang wish ko sa kanila ni ate at si kuya, sana maging successful yung successful kasal nila. What is that? Success. Sana matagumpay yung kasal nila. Okay lang yung ate boy, okay lang yung basta nandun na yun, naiintindihan na natin yung successful. At kidding aside guys, talagang napapabilib ako sa magulang. At syempre sa kapatid ni Mariano G, talagang makikita nyo dito yung close ties between the family, no? So, okay na okay. Tapos magmamahalan sila. Ma'am Luzana, katakutan siya na ito. Talaga, huwag mag-away, ganon. Kahit na nung minsan, may pagsubok rin naman na ano. Pero dapat, kung anong pagsubok na yun, dapat magmamahalan pa rin. Oo, at dapat mahalan. Bandang, huwag mag-away. Oh, narinig nyo guys, sa lahat ng mga Rochel fans ako, nakikiusap ako, no. Itigil nyo na yan, no. Yung mga away na yan, no. Huwag kayong magpataasan ng ihi. Tigil nyo na sa mga Rochel fans, sa lahat ng mga sinuman guys. No, tigil nyo na. Hanggang ngayon, nakakakita ko ng mga message dito sa phone ko na nag-aaway. No, patigilin nyo na po yan. Sa mga Rochel fans, no, alam ko meron kayong mga group, meron kayong solid kayo sa mga ibang admin, sa ibang mga kanilang tao, alam ko solid kayo, pero sana maging solid kayo sa Rochelle. No, lahat tayo magkakaibigan tayo, pero in the end, dapat magkakasundo tayo. Tama yung sinabi ng kapatid ni Mariano, huwag na tayo mag-away. Especially pag nasa iisang community tayo. No, kung talagang ipipilit ninyo, no, na kayo ay magpapataasan ng ihi, no, wala akong magagawa. No, makasarili na lang yung ganun. Na parang ayaw magpatawad. Magpatawad na kayo. No, tigil nyo na yung away. Sa mga Rochelle fans, ako nakikusap ako sa inyo, itigil nyo na. Ang, kung meron kayong GC, awayin pa rin natin si ganito. Basta kami ganito. Tigil nyo na guys. Magpakumbaba na kayo. Kung alam nyong winalangya kayo, no, may umaaway sa inyo, ikaw na magpatawad. Ganun na lang guys, para matigil na yung gulo na yan. No, kasi talaga nakikita ko, may mga nagbe-message dito, talagang away-away pa rin. Guys, hindi maganda. Nakakalungkot lang.
Neneng Villalaba, o shoutout sa Team Rochelle USA ha, sa pangungan ni Ma'am Ana Han Lee, Tita Carmen, Heidi, Tita Ping, Tita Minda, Tita SP, Ma'am Dawn, Ma'am Laila Mendoza, Ma'am Irene Hamago, Sir Roland, God bless. Pinababati po kayo ni Ma'am Neneng Villalaba. Taga saan ka, Ma'am? No? Lalo na, mahal na mahal ko kayo, ate. At si Kuya. Ilang tulog na lang magiging Mrs. ngayon na ako. Oh, yung totoo, guys, parang na-overwhelm ako. Na-overwhelm ako talaga. Kasi sobrang saya. Parang hindi ko akalain na dadating kami sa point na ganito. Yes, na parang magiging legal kami. Kasi ilang taon na din kami? 4 years? 4 years na rin kami dalawa ni Mariano Jesus. Grabe, no? Parang kailan lang? Piling ko isang taon nakalipas. 4 years na pala ang nakalipas. Sa ano ang relationship ng Mardi, ang bilis, guys, 4 years. Sabi nga nila, sa relasyon, pag tumagal ng 3 years, ibig sabihin matibay yun. Oy, Boss Archie, salamat ha, sabi niyo, pinapa-shoutout ni Boss Archie ang lahat ng Mardi Nation. Salamat ha, Boss Archie, thank you so much ha. Iba! Saludo ko sa iyo, Boss Archie, especially sa mga Rochelle fans, no? Salamat po ha. So, masayang-masaya ako. Sobrang grateful ako sa overwhelmed ako na parang... Uy, parang ilang kembot. Kembot na lang yun. Kembot na lang, Cindy. Masyadong mabilis para sa akin. Pero hindi mo expect na, magiging ganito pala. Magkakaroon pala ng pagkikita-kita ng mga magulang, mga kaibigan. So, na-excite ako para sa aming dalawa ni Yano. Lalo na... para sa akin, syempre. Imagine kasi, ko syempre, ako yung magpapalit ng apelido. Ako yung magpapalit ng apelido, kaya medyo na-excite. Si Mariano G, sa noon, si Yano is very immature. And alam niya naman yun. So, malaki na yung pinagkaibahan. Alam niyo guys, totoo yan, si Mariano G po, kung saan hindi niyo po nakaintindi. Dati nabash ako eh. Nire ako yung, sabi ko, si Mariano G, sabi ko, ano pa to eh, kailangan pa to mag-mature, immature pa to si Mariano, ganun na, dami na galit sa akin. No, pero then later on, naiintindihan ng mga fans, natotoo yung sinabi ko. At hindi naman yung pamumuna na para ano si Mariano. At naiintindihan niya ng mga fans, no. Pero totoo po yun, sinasabi ni Cindy na si Mariano immature, totoo po yun. Hindi yun dahil negative. No, nangyari ako dati, immature din ako eh. Pero along the way, natututo yung isang tao, isang lalaki na maging mature. At ganun si Mariano G. Ngayon talaga masasabi ko, Mariano G is 100%, hindi mo 100%, no? Mariano G is a matured man for me. Dahil nakita ko yan, nakilala ko yan sa Singapore. Nagpunta sila doon, napaka mabait, no? Very approachable, especially Cindy Girl and Mariano G. And of course, si Mati Boy yung kanilang editor. Napakabait na mga yan, guys. Uy, shoutout, Boss Salvador Apolinar. Shout sa'yo, bro. Boss. Anyway, tuloy na natin to. At abangan nyo, guys, yung part 4 interview ng Rochelle. No? Walang pinag- sabi ni Ma'am Gina Cruz, galing ako kay Kalingap Awe. Ha, sabi. Ay, Ma'am Gina Cruz, na-miss kita. Ma'am May Delmo, yes po, bati na lahat kasi isa lang ang sinusuportahan yung dalawa. Bata, dalawang bata, mag-focus tayo sa kanilang mga vlogs. Manood kasi malaking epekto sa kanila. So instead, mag-away-away, nood lang ng mga vlogs nila. Thank you. Totoo yun, guys. Ako nakikiusap na po ako. No, please stop it. Cindy, pasensya na. Pasensya na, Cindy. Nako. No, stop it. Please, guys. Sa lahat ng mga Rochelle fans, ako na nakikiusap sa inyo. Huwag niyong, kahit sabihin niyo, piling niyo kayo yung nadurog. Magpakumbaba na kayo, tama na. No, ang collateral damage dito, ang Rochelle, no, hindi tayo. No? Lilipas din yan, yung mga init ng ulo, no, ano yan, guys, sabi nga nila, ilabas niyo na lang yan. Iutot niyo. Iutot? Hi, salamat Ma'am May at si Ma'am Jane Balahadja. Hello Ma'am, ganda ng pangalan mo, Ma'am Balahadja. Ano? Yun. So, malaki na yung pinagkaibahan. Mm. Walang pinagkaiba si Mariano kasi mabuting tao na talaga siya. Very thoughtful. O si Boss Archie, Mardi pala, sabi niya, day one pa lang ng Mardi, ma-discover si Yano, ay nakasupport na ako, Lods Mars. Hanggang ngayon, support ako sa mga upload ng Mardi. Eh, pasensya ka na, Boss Archie. Akala ko ano ka, pasensya na po, no? Sa dami ninyo ha, pero po sa RJ, salamat ha, talaga saludo ko sa inyo ha.
Sabi ni ano ni John Carvel, isa sa nagpahina sa Mardi. Ito guys, totoo to. Sabi ni Boss Giancarlo Bello, isa sa mga nagpahina sa Mardi noon issue or pag-aaway-away ng mga fans. Totoo po yan guys. Totoo po yan. No issue. Kaya tigil nyo na. Please lang. Parang awa nyo na. No, huwag magpataasan ng ihi. No? Pag nagpataasan ng ihi, magiging mapanghi tayo. No? Ano ba? Ba't na? No? Magiging mapanghi. Yun! Pipindot lang, mali-mali pa. Hoy, sabi ni Boss Eddie MTV, sa Mardi, tahimik na ang community, wala ng gulo. Di ba? Po yun. Ito yun guys eh. No? Mas masarap ang community na walang gulo. No? So, ako okay, oh, ganun, Marzano, kinukumpir, hindi ko kinukumpir, sinasabi ko lang. Naranasan na yung Mardi guys. Naranasan na yan ng Mardi yung mga issue na yan. Tama na! Mamaya, panoorin natin ng Rochelle, no? Para mag-enjoy tayo. Very caring. Pero, caring? Malaki yung in-improve ng maturity niya ngayon. Tapos, sobrang nag-improve ng character niya, personality, and even sa kanyang characteristics, maraming nag-iba. So, talagang, ang tao talagang makikilala mo kapag nasa isang bubong na kayo nagsasama. Toyan, and guys, sa case namin dalawa ni Mariano G., mas nakita ko kung ano siya at ayun yung dahilan kung bakit parang mas lalo nai-eager na pakasalan siya kasi yes. Yung pagbabago niya is for better, hindi palala. Pinaka-memorable is wala akong matatandaan na salitang sinabi niya kasi hindi siya nagsasalita. Yung mga gestures lang, alam mong caring siya kahit hindi siya nagsasalita kasi yung kilos niya nung time na nagkita kami is hindi siya nagsasalita pero inaabot niya sa akin yung ano ko, yung milk tea ko, inaabot niya yung straw. Di ba ang kita niya yun? Tapos taranta, ganun, wala sa sarili. Grabe ka, Cindy, talaga mapapasa na ulo ko dun, ha? Sana all. Sana all. Really? Kasi nga, parang nasyashock siya, ganun, nasyashock siya na parang, ano, na parang, uy, ano, magkasama ba talaga kami ito? Parang ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Naiwan niya pa yung, ano niya, yung cellphone niya. Pero, sa gesture, sobrang caring ni Mariano G. Diba? Di lang siya nagsasalita nun. Diba? Kasi, yung pwede ba kitang maging girlfriend, is hindi namin napag-usapan ng personal dahil magkakilala pa lang kami. So, parang Tama yun, sabi ni Ginny Bravo. Sana yung mga gulo, iwasan na huwag nang dalin dito sa Rachel. Diba? Huwag nang dalin. Diba? Nakakaano eh. Masakit sa ulo eh. Saka mo masakit sa puso. Oo, masakit sa puso. Kapag away ko ng away. Grabe kayo. Melisita Tortogo, shoutout po. Iya pa kami sa isa't isa. So, Chito Castillo, shout out po. Message through messenger sa chat. Pero, alam na namin na doon papunta. Kahit diba? Hindi namin sinabi sa isa't isa. Oh. Kasi, kumbaga, ano na kami, getting to know each other, stage, yun. So, ayun, alam din namin na doon papunta. Grabe ka, Cindy, oh. Ulitin nga natin, getting to know each other. Getting to know each other, stage, yun. So, ayun, alam din namin na ganda ni Cindy. Ang wish ko para sa future husband ko is wag siya... Sabi ni Boss Archie, si Queen Cindy ang naging way sa pagiging mature ni King Niano. Yan! Hoy, Boss Eddie MTV, ah. Talaga naman salamat sa pag-subscribe kay J-Mom J-Rose. Siyang nakikinig. Nakikinig kasi siya yan. Huwag kang makinig. Maging ano pa siya, maging healthy. Si Mariano Gilalo. Saka, siyempre, gusto ko talaga is kasama ko siya na tumanda habang buhay kasi doon na to papunta. Alam ko na doon na to na wala na talagang atrasan to at sana ang wish ko sa kanya is maging... Alam niyo ba guys, ito guys ha, hindi to chismis, totoo to. Especially sa mga Mardi Nation. Nakwento sa akin ni Mariano, alam mo ba kuya, sana ano, ikurik ako ni Mariano G, napapaingan niya to. Sabi niya sa akin, alam mo ba kuya, walang-wala kami noon, akala ng mga fans, meron kami, no? Sabi niya, naranasan po namin na maging wala, walang-wala sila. Sabi ko, ganun ba, sabi niya, sabi ko nga, sabi niya kay Cindy,
Cindy, iwanan mo na ako, sabi niya. Umalis ka na, sabi niya. Kasi walang-wala na ako, sabi niya. Talagang pinapaalis niya si Cindy. Ito guys, totoo to, hindi po to chismis. Kinuwento sa akin ni Mariano to. Kung merong mag-ano, sabi niyo kay Mariano, magsumbong kayo. Pero kinuwento sa akin ni Mariano to. Nung walang-wala siya, pinapaalis niya na si Cindy. No? Ano ba yun? Wala akong ano, wala akong malungkot. Naku po, wala akong malungkot na tunog. No, pinapaalis niya si Cindy kasi walang-wala na si Mariano. Dumating sa point, hindi porket vlogger may pera. Hindi po totoo yun. May mga vlogger guys, walang pera. No, wala silang pera. Tapos, yun nga, pinapaalis niya si Cindy. Si Cindy naman, hindi umalis. Kasi mahal niya si Mariano. Totoo yun guys. Doon ko nakita, sabi ko, totoo pala nagmamahalan tong dalawang batang to. Iba kasi kapag nakakausap mo sila actual eh. Kasi napapanood mo, ay guys, ako sabi sa inyo guys, doon ko nasabi, si Mariano, si Cindy talaga nagmamahalan. Totoo yan. Totoo yan guys, talagang, at tama sinabi ni Boss, ano eh, Benny Sebastian, buti na inalalayan sila ng mga fans. Or, oy, RF, napapulok ba? Oy, RMM Mendoza, shoutout sa'yo bro, ah. Shoutout sa'yo. Tignan natin guys ito, si Jenny Bravo, basahin natin, baka ano to. Sabi Jenny Bravo, ito po sariling opinion ko, sana yung may malasakit tayo sa mga idol natin, huwag tayong gumawa ng gulo na tayo pang sisira sa kanila, kaya pakiusap lang itigil lang sira at mga yan sa bawat isa. Totoo to, salamat Jenny Bravo ha. Sana makinig kayo kay ano, ma'am, tama ba, ma'am Genevieve, no? Parang Geneva Cruz ha. Parang Geneva Cruz lang ha. Genie, pero idol ko yun guys, si Genie Bacruz, idol ko yun, ng bata ako. No, sabi niya, maganda salamat sa payo mo, ang ganda nun ha. Sabi ni Ma'am May Delmo, kaya nga nandito na lahat ang mga Rosary actors. Bumalik na, sabi niya. At kapit kamay sila para sa ating community, please focus sa mga marathon vlogs ng dalawa. Alam niyo guys, no, mamaya, itutuloy ko to, focus mo tayo sa Mardi. Na wala na talagang atrasan to at sana ang wish ko sa kanya is maging masaya siya palagi at huwag niyang pasisira. Yolanda Diaz, shout out. Sabi na pinakasalan niya ako, yun yung wish ko sa kanya. Oh, diba? Si Cindy. Ayan. Diba wish lang ni Cindy pakasalan siya? Kasi iba sa babae pag pinakasalan ka guys eh. Kapag ang lalaki pinakasalan ka, eh parang ano yun guys, fulfillment sa isang babae. No? Pakasalan. Pag hindi ka pinakasalan, naku po. Magdududa ka na, pero sa isang babae, fulfillment na maituturing o maitatawag ang pakasalan ka. Ano? Diba? Si Cindy. RMM, shoutout. Ayan. Kung paano siya, nung nakilala ko siya, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Di pa rin siya nagbabago. Di pa rin nagbabago yung ano. Kung paano yung pagtingin ko sa kanya dati, ganun din yung pagtingin ko sa kanya ngayon. Mahal ko pa rin siya. Sobrang nakaka-excite. What? Nakakakaba. Siyempre, first time namin dalawa ng asawa ko. And siyempre, alam kong pagdating ng araw na yon, hindi lang ako yung magiging masaya. Alam ko, magiging masaya. Ikaw Mariano, masarap talaga, pero totoo yun, masarap yun. Guys, yung sinasabi ko, pagkain, huwag kayong ano ah. Mariano, sarap ng ngiti mo ah, sana all ah. Magiging masaya rin yung mga taong sumusuporta sa amin, kagaya ng mga magulang namin. Siyempre yung mga taong naniniwala. At siyempre, ako at yung asawa ko, parehas kami magiging masaya pag dumating na yung yun, takdang yun. Araw. Oh, takdang panahon. Hindi ko malilimutan nung una ay makita ng asawa ko, no? Mainhin siya. Mainhin yung boses niya. Tapos nung... Sabo nga, paano yung mainhin? Ganun siya. Tapos ngayon, parang nung... Hello! Tumatagal kami, parang nag... Hello! Saan mo rin? Hello! Kung Mariano G, apaya patawa mo. Lumalaki na gano'y yung boses niya, hindi. Siyempre, unang napansin ko sa kanya, yung... Siyempre, gusto ko sa kanya yung ano, yung mata? Yung kilay, sa ilong, siyempre. Sana sa akin na lang yun. Sinabi ko yun, hindi sa ano, hindi sa personal. Sinabi sa kanya yun nung... Saan? Nagkakausap kami sa chat,
Sa chat. Ako nag-approach na sinabi ko, pwede ba kitang tawagin mahal? O diba, bilis ko. Ganyan talaga, pag gusto mo mahal, ha? Isang babae, huwag mo nang paligoy-ligoy pa, huwag mo nang sabi. Yun, diba? Huwag nang paligoy-ligoy pa, banata mo na. Huwag mo nang pakawalang banata mo na. sa mga lalaki dyan guys, painggay si Mariano ha. Painggay si Mariano paano magpaitig ninyo guys ha. Huwag na paligoy-ligoy, banata mo na. Nagkakausap kami sa chat. Ako nag-approach. Sinabi ko, pwede ba kitang tawagin mahal? O diba, ang bilis ko. Ganyan talaga, pag gusto mo maging asawa ng isang babae, huwag mo nang paligoy-ligoy pa. Huwag mo nang sabihin, kumain ka na. Sabihin mo na agad yung direct to the point na mahal kita. Ganun. Yan ang lalaki. Kasi Mariano G, guys. Tandaan nyo, Mariano G yan. Yun. Hoy, Brad Raymond, yung gabi. Bro, shoutout sa kambal mo. Good evening po to all viewers. Eh, bro, ha, yung mamaya, erari ako yung favorite, ano mo, ha? Favorite pastor mo, ha? Brother Raymond Yanga, erari ako yung favorite pastor mo, ha? Pero muna, tuloy muna natin to. Wish mo. Pero guys, kidding aside, totoo yun. Huwag mo lang tanungin kung nakakain na ba, nakatulog ka ba, ganun, wag na, gawin mo na lang, no, wag mo na tanungin, paksalan mo na agad, ganun dapat, wag na. Grabe, ayan, tingnan natin, pag-alalayan din natin ang maganda, ang Rochelle, pumunta din sila dyan, siguro, super kilig at saya, diba, totoo po yan. Ano yung wish mo? Brother Raymond, yung gapes, isang lalaking malupet. Sana natagap ang Pangga. Blessings yung dumating sa aming dalawa. And syempre, pagbubutin kong isang mabuting asawa. And yes. Syempre, wish ko good health sa aming dalawa. And yes. Ayun. Agree. Marami pang trabaho. Han, sana pagdating ng kasal natin, is ganun pa rin tayo. Syempre. Hey guys, ha, sa mga walang nakakaano guys, ha, ito FYI. Si Mariano G at si Cindy Girl po ay kumikita pagdating sa vlogging. No? I think isa sa mga pinagkakitaan nila vlogging at iba pa. Madiskarte to guys, maniwala kayo. So kay iba nagsabi na umaasa lang kayo sa vlog. Naku po, parang minamaliit nila. No? Pero guys, walang masama kung umaasa sa vlog. No? At umahanga talaga ako guys. Kung alam nyo lang kung gaano madiskarte itong mag-asawa. No? Pero, diba? Kumbaga, parang mahalin lang natin yung isa't isa. Huwag tayong magbabago kung paano tayo nung una, ganun din tayo. Tama hanggang sa araw na kasal natin. And mahal na mahal kita. Gagawin ko, mabagod man ako, sungkitin ko man yung buwan, sungkitin ko man yung araw. Ikaw lang yung pipiliin ko. I love you. Grabe kayo, July 29, 2024, save the date. Nako po, mukhang uuwi ako nito nang wala sa oras ha, July 29. Pero guys, congratulations po sa sa lahat ng mga Marty fans, no. At talo na tayo guys, no. Pero shout out muna sa inyo guys habang ipi-play ko lang muna sa grito guys, itong kay itong